So sa video na to guys ay meron ulit tayong panibagong item na i-review at this time isa siyang programmable condenser microphone from Moano. So ang model name nito is DM30. So itong microphone na to guys ay nakakonect siya sa Xiaomi phone ko na naka type C. So naka L-type to and then doon yung straight lang. Meron akong sinetup doon isang camera para makita nyo lang na ito yung setup ko ngayon dito. At saka for safety din to kasi meron akong nilagay ditong lavalier mic na connected sa M50 ko para in case na lumalayo ako sa microphone or i-explain ko siya sa inyo mamaya yung mga features, isi-switch ko muna yung audio ko dito. So simulan muna natin guys sa build quality. So itong microphone na to guys, ayan, maliit siya pero mabigat, which is magandang indication yung kasi quality talaga. So dito, metal to. Based sa features nito na nakalagay dun sa instruction or sa manual, ay full metal yung ginamit. Pero napansin ko lang na dito is parang plastic pa siya. Pero dito guys, metal siya. And then yung base, ito talaga yung nagpabigat. At pag tinanggal natin siya, ito, meron siyang thread dito, which is ito yung kinakabit sa boom arm. And then sa ilalim naman, meron siyang rubber. So malaking tulong to para pag nilagay mo siyang ganyan, hindi siya, alam mo yun, na-adjust-adjust or hindi siya umuurong. So yun guys, sa build quality, okay naman siya. At saka sobrang minimalist ng ito, ang gusto ko dito, ito eh, yung logo. Ayan, meron siyang Moano na logo dito, Moano. Ayan, dito naman sa nub, sa front, is merong Moano. And then, light indicator, big sabihin, recording ka, naka-green siya. And then, pag pinress po natin ng isang beses yan, mag-mute siya. So, ito muna yung naririnig nyo ngayong audio. Ayan, so naka-mute siya. And then, pag pinress mo lang din ulit, babalik siya ulit sa normal. And then, ngayon, pwede mo yung i-adjust para sa audio gain level. Pero nakaset na kasi to, kaya hindi ko na siya pwedeng galawin. Pinrest natin ng mga 3 seconds, magbu-blue yung light indicator dito sa may headset or earphone. Monitoring to eh. So pwede mo ngayon ma-adjust yung volume niya. And then, pag binalik lang natin, yun, mawawala, hindi mo na pwedeng ma-adjust yung monitoring nun. Yung sa audio gain level na. And then, sa ilalim naman guys, dito natin makakontrol yung RGB. Ayan. Pag click natin yan, pwede kayo mamili. Ayan. Meron din yung moving. Ayan, nagmo-move siya. And then sa taas niyan yung audio monitoring 3.5 jack. So, dyan yung i-coconnect yung headphone nyo or earphone. And then sa side naman, ito yung Type-C connected sa phone ko na naka-Type-C din. Ayan, so dito ako sa room ngayon nagre-record. Medyo tahimik siya, pero yun nga, wala masyadong gamit. Kaya medyo may maririnig kayong echo. Ayan, so dito guys, naro-rotate pala to ng 300 degrees. Ayan, pwede mo siyang ma-rotate. Kabilaan. Pero pag may kinonek ka ditong earphone or headphone, hindi mo siya maiihikot. Babangga siya dito sa may metal. Etong microphone na to guys ay meron siyang polar pattern na cardioid. So ganun yon. Pag medyo lumayo ka na, syempre mag-iiba na yung audio. Pero pag lumapit ka na mga ganito, syempre buo yung boses mo. Yun naman talaga yung proper na distance para magsalita ka pag naka-cardioid. Ayan. So pag dito naman, itong may parang plastic dito sa ibabaw. Pag dito ka nagsalita, syempre may audio pa rin pero hindi siya ganun ka buo. Na-mute ko. Ayan. So, sa likod naman, ayan. Syempre, meron pa rin siyang audio pero yun, hindi ganun ka katulad na nasa harap ka. Hindi ganun ka kabuo yung boses mo. So, dito sa likod, ayan, may naka-indicate dito na brand, tapos model name, and then made in China. So, dati kasi pag sinabing made in China, no, yung mga gears dati, talagang, alam mo yun, alanganin ka sa quality. Pero ngayon guys, iba na. Iba na yung mga Chinese gumawa ng mga gadget. Sobrang solid na. Meron tong high sensitivity guys, itong microphone na to. Kaya kailangan ma-adjust nyo talaga na maayos yung audio gain level. Kasi pag nagkamali kayo doon, ang hirap niyang habulin sa editing. So itong microphone na to guys, hindi lang po ito minamarket sa mga gamers. Pwede rin po ito sa mga nagti-TikTok. Like yung mga nagbibigay ng advice, nagbibigay ng mga tips, tutorial, yung mga ganun. Napapansin nyo yun sa mga TikTok na meron silang condenser mic na nakaset up, tapos ang linis lang nung background, minimalist lang. Alam mo yung ganun, tapos yun. Pwede nyo itong magamit guys, kasi ang kagandahan nga nito, pwede nyo siyang i-connect sa phone nyo mismo. So sa iPhone, kasi yun nga marami din talaga naka-iPhone, kailangan nyo lang siguro ng adapter, Type-C to Thunderbolt ba tawag doon? Hindi ko sure ha. So yun, kailangan yung connector na ganun para magamit nyo siguro to. Kung gusto nyo namang rekta to sa camera,
meron ding adapter na micro HDMI to Type-C. So para sa akin guys, pinaka the best feature ng microphone na to is yung portability niya. Pwede mo madala kahit saan kasi hindi mo na kailangan ng phantom power na 48 volts para lang ma-on ito. Kasi pwede mo na siyang i-connect nga sa phone mo direct and then record ka na. So yung voice na marirecord niya halos mapantay siya dun sa kahit pa paano quality na rin na microphone. At eto guys, hindi pa in-edit tong audio na to ha, tong voice ko. Paano pa kung in-edit mo siya? Siguro yung hindi ko nagustuhan, yung height niya hindi na-adjust. So maganda sana kung na-adjust to para syempre, paano kung matangkad yung ano, di ba? So maglalagay pa siya ng patungan para i-ganon yung microphone or hawakan. Syempre pag hinawakan mo kasi yan, tas may nararab ka dito, makaka-capture yun ng microphone. Audio gain level lang talaga guys. Wala kang makikitang kung ilang percent na yung audio gain mo. Wala siya. Tatantiyahin mo siya dun sa earphone na ikakabit mo para malaman mo kung okay ba yung level. So sa loob ng box, makikita nyo dyan yung mismong microphone and then yung cord niya na Type-C to Type-C. And then yung mga manuals. Ayan. So yan lang yung nasa loob ng box. So sa mga order pala nito, ay meron kayong apat na color na pwedeng pagpilian. Dyan yung pink, purple, white, and black. Ma-order nyo to sa Lazada and Shopee. So meron po silang official store po yun. Huwag po kayong order sa iba kasi sa warranty din. O tsaka safety na rin, diba? Si Maano po guys ay hindi lang po ito yung product nila or microphone nila. Marami pa pong iba. And then meron din po silang mga mixer, yung sound card, marami po silang gears. Yan, check nyo na lang sa official store nila. Yan, makikita nyo yan dyan. So sa tingin ko, bibenta tong microphone na to guys kasi yun nga, hindi naman siya ganun kamahalan, hindi rin siya ganun kamura. Baga nasa sakto lang siya, pero yung audio quality na nabibigay niya, diba? Hindi na rin masama. So yun guys, check nyo na lang. Nalagay ko sa description. Ayan, kayo na rin humusga kung okay ba sa inyo yung audio. So itong audio gain level ko, nasa 40% lang siguro to o 30%. Yan, hininaan ko lang kasi siya dahil medyo tahimik na dito. Si Maano pala guys ay meron siyang software na pwede nyong i-download sa PC para ma-open nyo yung audio interface. So dun nyo ma-adjust yung standard and advanced, which is yun yung ipapakita ko ngayon. So tara na. So ngayon, papakita ko naman sa inyo na nakasetup siya sa boom arm ko. So ganito yung itsura niya kasi pag pinatayo kong ganyan, hindi aabot to. So kailangan ko pa siya ilipat dito. So ito yung pinakamabilis na paraan para ma-setup ko siya na maayos. Wala naman problema yung kasi nakaharap pa rin naman ako sa polar pattern niya na cardioid. So ito guys yung sinasabi ko sa inyo na meron siyang software na Maano Link. So madadownload nyo to nasa description pag nakabili na kayo nito para hindi na kayo mahirapan i-search pa. So ayan, napakaganda nito guys kasi pwede mo ma-adjust dito yung audio gain level. Kumbaga mapapaganda mo pa yung quality ng microphone na to. Kumbaga yung output niya. So meron dito yung deep, natural. So natural lang yung pipiliin pala natin. So kanina pala naka-legacy siya. So dito naka-natural lang siya. Ibig sabihin, standard lang yan. So adjust lang natin yung audio gain, medyo humina. So dito ma-adjust natin yung brightness. Yan, yung RGB, pwede natin siyang i-off. So pag in-off natin dito, mag-off din dyan. Then pag in-on natin, babalik ulit siya. And then, eto guys, naka-standard lang po tayo. Kung makikita nyo, standard lang yung settings nyan. Hindi siya naka-advance. So may option pa kayo na pwede nyong i-advance to. And then yung audio gain level, nasa 51 lang siya, nasa kalahati. Eto, pwede nyo itong i-on. Kung gusto nyo pa rin i-monitor yung audio nyo, yan, pwede nyo i-on. Tapos eto naman yung brightness. Parang sa software lang to eh. Hindi naman to kailangan talaga. So dito sa advance, may magpapakita dito na EQ. So pwede nyong i-change yan ng, yan, high pass filter, presence boost, and then itong HPF. So hindi ko na alam yan, pero dito lang tayo sa ano, standard lang. Yan, tapos meron siyang limiter. Pwede yung ano yan, i-check yan, tapos ma-adjust nyo yan. Pero siguro hindi naman natin kailangan to. So importante yung makarecord tayo ng magandang audio. So yun, dito nyo masiset yan sa audio gain level talaga. Kailangan hindi siya magre-red. Kasi yun nga, pag tumatama yan, sa dulo, magre-red siya. So ibig sabihin, baga nagpipiking siya. So basically yan lang yung makikita nyo dito sa setup na to. Ayan. So ito pala guys ay nakaset dito yung OBS ha. So nire-record natin itong portion na to, which is yung software na Maano Link. So napakadali lang po i-download nito. Ilalagay ko naman sa description eh. Piliin nyo lang yung PC kung yan, naka-Windows kayo. And then yung Mac naman pag naka-Apple kayo. So yun, da-download nyo lang yan, then extract. Tapos lalabas dun yung Maano na installer. Then yon, install nyo lang. And then, ito yung lalabas. Kinonnect nyo na siya sa PC. Automatic po na magkoconnect din to.
So may ongoing pala kaming giveaway ngayon guys. Sa mga gustong sumali, pinost ko 'yon sa previous video ko yung sa Lens Go. Nandun yung mechanics, check nyo na lang or para madali, comment lang kayo dun sa video ng kapatid ko and then subscribe nyo na lang siya. Ipaparapol na lang namin para walang bias dun sa decision. So yun guys, sana may natutunan kayo or nabigyan ko kayo ng idea sa mga nais bumili ng mga condenser mic na budget meal lang. Ito guys, pwede nyo i-consider talaga na hindi na siya masama sa price na nabanggit ko na kanina. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. So yun lang guys, kita kasi lang ulit tayo sa next video and that's all. Paalam!